So what is up sa inyong lahat mga bro, and welcome back to another video na naman na kung saan sa interview nga ng import ng San Miguel Beeman na si Chris Macolo ay ipinahayag na nga nito na kukunin niya nga daw ang kampiyonato sa Commissioner's Cup para sa koponan ng San Miguel Beeman. At atin ding panoorin mga bro ang naging interview kay Commissioner Willie Marshall at Arwin Santos with regards sa inihaing parusa dito sa nangyaring gesture against Terrence Jones. Pero bago nga lahat ng yan mga bro, huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe. So sa game nga ng serye ng championship na ito mga bro between San Miguel Beeman at Talk & Text Katropa ay dalawang NBA caliber din mga bro ang nagbakbakan sa magkabilang team na si Terrence Jones at si Chris Macolo. Habang lumalalim nga ang serye na to mga bro ay nakikita na rin natin ang parehong bangis at eagerness upang dalhin ang kanilang sariling team para sa title ng kampiyonato sa Commissioner's Cup 2019 at nakita na nga natin yan sa mismong game 5 ng championship round. Na kung saan dikit na dikit nga ang bakbakan ng parehong import na magkabilang team na si Terrence Jones with 35 points, 17 rebounds, 8 assists, 4 blocks at 2 steals. At itong si Chris Macolo naman ng San Miguel Beeman with 35 points also, 22 rebounds, 4 assists, 3 blocks at 1 steal. Sa halos pantay nga po mga bro na naging output ng dalawang NBA caliber na ito mga bro, ngunit nang ibabaw nga po itong si Chris Macolo sa labanan na yan matapos niyang pasanin ng San Miguel Beeman sa double digit comeback nila against Talk & Text Katropa. At matapos nga ang laro na yun mga bro, ay nagbigay din nga mga binitawang salita ni Chris Macolo sa interview na kung saan sinabi nga nito sa harap ni Coach Leo Austria at sa team manager ng Barangay Ginebra at sports director ng San Miguel Corporation na si Al Francis Chua na kukunin nga daw niya ang kampiyonato para sa team ng San Miguel Beeman. You heard it. Okay, and that's what I like from ano. That's why I want him to get the last shot and perfect. At hindi pa nga yan mga bro, kundi sinabi niya rin na wala nga raw siya pakialam sa Best Import Award, kundi ay championship title nga daw ang gusto nito. Matatandaan nga sa bandang kalagitnaan na ito ng conference kinuha ng San Miguel Beeman kapalit itong dating import na si Charles Rhodes. Ngunit kung sa simula pa nga lang daw ay nandito na siya para sa team ng San Miguel Beeman, ay malamang nga daw ay baka natumbasan niya rin ang impact nitong si Terrence Jones. Dagdag pa nga nito ay mas bata pa nga raw siya kay Terrence Jones kung kaya't mas mataas nga daw ang energy nito. Ngunit saludo pa nga rin daw ito kay Terrence Jones dahil kung hindi nga raw nila ito mapipigilan ay maaaring i-contain na lang nila ito sa susunod na game. At mapunta naman tayo dito sa ipinataw na parusa para kay Arwin Santos sa ginawa niyang monkey gestures para kay Terrence Jones. Gumawa nga ito ng ingay sa lahat ng social media at hindi lang inulan kundi binagyo siya ng batikos sa kanyang ginawa. Kaya kahapon nga ay pinatawag ito ni Commissioner Willie Marshall upang bigyan ng kaukulang parusa na 200,000 pesos fine plus 100 hours na community service at kailangan ding sumailalim nito sa counseling at seminar para sa equality or racial discrimination. Pakinggan nga natin ang naging pahayag ni Commissioner Willie Marshall at ni Arwin Santos. Ito ay hindi pananaw ng PBA at hindi kinukonsulte ng PBA yung ginawa ni Arwin. Walang lugar sa PBA yung ginawa. So, binigyan namin ng parusa si Arwin. One, 200,000 fine. Two, 100 hours community service. Three, mag-seminar or counseling regarding equality. Para pag natutunan niyo yun, pwede na din ituro sa ibang bata o sa mga kapwa ng players. At sabi niya, magpa-public apologies of that. So yun yung mga pinataw namin. Pag naulit ulit ito, sinabi ko kayo, pag naulit ulit ito, mas mabigat na penalty, mas malaking sanction ang mangyayari. At ano, humingi ako ng pang-unawa kay Terrence Jones at sa pamilya niya sa nangyari. To make it short, ano lang, sorry, I would like to say sorry, of course, to Terrence Jones. I don't mean anything bad for him. Sa lahat ng mga fans, sa lahat ng mga SMB fans, San Miguel fans, sa lahat ng mga nasaktan. Kasi wala naman ako talagang masamang intention. Tao lang, pwede ako magkamali. And then, alam ko mali ako doon, kaya ako nangihingi ng sorry. Yun lang.
sorry sa lahat. Sorry talaga. Sa game mismo, sa second quarter, naalala ko. Yun lang. Kasi siyempre, pag game, minsan hindi mo pinigilan na minsan may masasabi ka, gusto mo makasal lang yung tao. Pero wala akong masamang intensyon. Yun lang yun. Hanggang doon lang yung sabi ko. Game 6, siyempre, sana makuha na namin. And, mabigyan din namin ng magandang laro ang mga PBA fans at San Miguel at Cocandex para ang ganda kasi ng series talaga. So, ganda ng laban. Comment your opinion, mga bro. This is Sports TV.